Katulad ng nakikita nyo sa title, ang nakalagay, hindi araw-araw Pasko sa arcade. Kasi naman, pag naglalaro ka naman talaga, hindi man lagi may panalo ka. So, madalas talo ka pa nga eh. I mean to say, hindi ka nananalo. Pero, possible na sa susunod na laro mo, mababawi mo yung tinalo mo. Pero tandaan natin, pag pupunta tayo ng arcade, for fun lang lagi yon. So, huwag kang isipin na pupunta ka sa arcade para manalo at kumita. Halos imposible na yon. Kasi lahat naman ng arcade station siguro sa Pilipinas, meron silang ginagamit na tweak para at least sila yung nananalo, hindi yung naglalaro. Sa iyo naman, ang habol mo lang yon, yung enjoyment sa paglalaro. So, sa case na ito, ini-enjoy ko lang yung sarili kong laruin si Goopy. Gusto ko siyang matry na makuha. Actually, kasi nahihirapan ako dito. Unlike sa ibang stop toy, wala akong paghukan ng claw. Yung pag sinuhok ko siya sa damit niya, lumalagpas lang din. Pag-angat, bumibitaw lang din. So, try ka lang ng try kahit anong angle. Tinatry kong i-balance siya na yung katulad na ginagawa ng iba sa gitna, inggit ng gitna yung stop toy, hindi din. So, yung mga ganito kasing stop toy na alanganin yung size, na pag umangat yung claw, ang dami niyang halos parang movable parts na pwedeng mahulog o lumaylay, kaya yung item hindi magbabalance. It's either kasing dalawa lang yan eh. Maglalagay sila ng item na halos kawalang symmetry kaya mahirap makuha, o item na halos sobrang bigat na nahihirapan yung claw na may iangat yung stop toy. So, ibang-ibang usapan din kapag ginawa nilang halos pregame. Ha? Yung sinasabi kong pregame lagi, ito yung itinataas na nila yung grip strength ng claw every 5 tokens na nagulog o 10 tokens, ha? Ganon. So, ginagawa nila yung minsan pag Pasko o bagong taon yan. Ngayon, bagong taon, minsan may ginagawa silang machine na halos mabilis manalo. 5 token lang, nanalo ka na 10 token. Yan. So, nagpapapasko din naman sila kahit minsan. Kung minsan naman, madalas kahit hindi Pasko, Tom's World. Yan. Naglalaro ako dati sa Tom's World. Madalas ako nakakakita niya pag siguro pag malapit na yung inventaryo nila at magpapalit sila ng item. So, pinapaubos nila yung item. So, dinadalian nila yung claw, yung grip claw ng machine nila. So, kung may pagpipilian kayo, Tom's World, Quantum, Club Synergy, Timestone. Sa akin, pagdating sa claw machine, mas mababait ang nasa Tom's World. Experience ko lang to. Ewan ko sa inyo kung experience nyo. So, comment below na lang kung may mas experience kayong palaruan na mas mababait. Pero so far, Tom's World yung nakita ko pagdating sa claw. Pero ako, usually, naglalaro ako sa Quantum. Mas kabisado ko kasi yung machine. Kung saan mo kabisado yung machine, doon ka maglaro para mas mataas yung chances mo na manalo. Para hindi ka lang nag-i-enjoy, hindi ka pa gumagastos masyado. Bawi-bawi, kumbaga. Mabawi mo din naman. Hindi lagi kang patapon. Tapos, dapat din matutukang umayaw. Pag naglalaro. Katulad ito, kung hindi ka kasi aayaw dyan, mauubos talaga pera mo. Kasi merong time na parang akala mo malapit na eh. Yun yung pang-attract doon ng mga arcade. Yung feeling mo mananalo ka na, pero hindi pa. Yung feeling mo makukuha mo na, pero hindi pa. Tapos mamaya makukuha mo, kasi payout na pala. Hindi dahil ang galing-galing mo. Pero dahil payout na siya. Ibig sabihin, kahit sino maglaro, kahit one time pa lang niya maglaro nun, mananalo siya. Basta tamang-tama lang yung pagbagsak ng claw, may makakapitan siya. So, ito si Goopy. Actually, binalikan ko yan kanina sa pinaglalaroan ko. Wala na doon.
may nanalo na. It's either payout siya or meron talaga siyang napagkapitan ng klo na maayos-ayos. Kaya nakuha siya. So, sa susunod siguro, hanap na lang ako ibang mapaglalaroan ulit. Anyway, Happy New Year sa inyo. So, next year, kita-kita ulit tayo dito sa channel ko. Magdadagdag pa ako ng iba't ibang games na lalaroin. Target ko next year, iba't ibang ano naman eh. Iba't ibang places din sana. Kung may time ako, pupunta ako iba't ibang palaro. Hindi lang doon sa lugar na paglalaro ako. Para lang, maiba naman ang ambience. Hindi naman lagi dito. Okay. Anyway, Merry Christmas and Happy New Year ulit sa inyo.